setting namin ngayon. Nandito kami sa office ni Sir Sir Benko para ipakita sa inyo yung bago nating tablet. Nung nakasama sa kit ng ang ating ang tawag dito, sir? Tablet plus kit. Tablet plus kit. So, sir, pwede naman share sa, lalo na sa mga OFWs natin na excited na. Ay, mga taga-province, di ba? Ay, mga nasa province. Kung ano yung mga features nitong FabTab or yung V-Mobile tablet natin. Actually, hindi namang yung mga viewers niya excited. Maski ako excited din dito sa bagong product ng company. No? Itong product ng company na ito, in-include natin sa dating load plus kit lang. No? So instead of load lang ang laman ng kit at yung mga various na contents niya ngayon, dadagdagan natin ng tablet. Ang brand niya ay Lifewear FabTab Brio. Itong FabTab Brio is actually a tablet that is not available in the market for sale. Pero gamit siya ng Smart Pro sa kanilang retention program. Meaning, kung ikaw ay isang Smart Pro subscriber at gusto mong mag-retain for o mag-stay sa kanilang program for 24 months, bibigyan ka nila ng libre na ito. Ang market value is around 8,000 pesos. Pero sa atin, murang-mura mo itong makakuha dahil siya, kasama siya sa kit, meron ka ng tablet, meron ka pang business. So, ano bang features nitong tablet na to? Okay. If you look at this, baka hindi siya gaano kasi meron siyang demo unit lang ito, no? Demo unit. Oo, kaya medyo hindi siya gaano makintab kasi meron siyang... Yung material niya, sir, kung ano? Material niya, ginawa natin na matibay, no? Aluminum backing. Hindi siya katulad ng mga cheap tablets na plastic and liquid. Pero matibay siya. Pinatry natin gayahin dito yung... napakataas na brand na Apple o iPad. Meron din siyang, andito yung mga, mga interface niya. Meron siyang micro SD slot, up to 32GB yung capacity na pwede niya tanggapin. May HDMI siya, mini HDMI. Meaning, pwede kang mag-download ng mga high-definition movies dito at isaksak sa iyong high-definition TV via a cable, HDMI cable, mapapanood mo siya ng high definition. Kaya magandang siya. Meron na siyang USB dito at merong earphone plug at yung charging port. Sir, yung sa USB pala, pwedeng kabitan ng mga tag dati? Pwede siyang kabitan ng broadband. When I was testing this a few days ago, nakita ko na pag kinabit mo yung Smart Pro, kailangan mo lang baguhin yung name. Kasi naka-default sa kanya Smart. Pag dinetect mo siya ng pusa, gagamitin niya yung Smart name. Pero kung gagawin mo siyang Smart Pro, mas mabilis siyang tumakbo. Wala lang akong Smart Pro ngayon, pero napagana ko siya at mabilis naman siya mag-load. Ito yung ano niya, no? Yung basic interface niya. No? Meron na tayong wallpaper na V-Mobile. Tapos kinalagahan na lang natin ang loading sa yung application niya. Na currently nasa beta version pa lang siya, pero meron na siya. Pagkatapos, nandito yung mga applications na available sa kanya, yung basic na applications. Of course, you can download your apps from Google Play, pero basically, ando naman yung mga basics, yung mga kinakailangan natin. So, ang kanyang operating system ay Android Jelly Bean 4.1.1. So, advanced na siya sa kanyang OS. Ngayon din, dual core siya at meron siyang 8GB capacity. At meron siyang 1GB memory, 1GB DDR3. So, mabilis yung memory niya. Now, if you would ask me, bakit hindi siya katulad ng iba ng mga latest ngayon ng mga quad core na? Well, naglalabasan ngayon ng quad core, pero may iba na expensive pa rin. Meron ibang murang quad core, pero cheap ang housing tsaka yung quality, hindi maaasahan at minsan puro problematic. At ang mahalaga dito, wala naman talaga yan sa dami ng core. Kasi ang quad core, mas malakas kumain ng baterya kasi sa dual core. Ang dual core ay tama lang ang pag-spend din ng battery. So, basically, yun ang magandang features niya. So, let's try, no? Play tayo ng ilang videos. Meron kami yung middleway dito.
Ayan, sir, pala yung bomb na yung bomb video so, na yun, nakalagay na yun dyan. Ang nilagay lang namin para testing, no? Pero gagawin natin yung ano, basic. Nandito ang kanyang volume sa likod. Or pwede rin dito. Malinaw. Mabilis. Hindi naiiwan yung bibig tsaka yung sound din. Sa iba kasi gano'n eh, di ba? Natsuchoke. Oo. Tsaka mabilis yung touch niya, di ba? Hindi ka tulad ng iba, no? Napakadiin na, hindi pa rin nakatouch. Ito. Response. Oo, mabilis. Pwede rin siya ng multitasking, no? Pindutin niya lang ito. So, ilit siya, pwede siya takihan. Parang yan ang hindi nagagawa ng ibang tablo. Oo. Pwede siyang i-relocate. Pwede niyong gawin yung ibang... Tapos mabilis pa din, no? Oo. Gusto niyo siyang lakihan din eh. Ay, hindi ko pala nalakihan. Na-minimize ko siya. Yung pala yan. Ayan. Okay. So, stop lang natin siya. Gusto niyo siyang tapusin. Diin lang. X. Oh, yun. So, yun pala yun. So, yung warranty, yung nagtatanong din. Yung warranty nito, 1 year at ang mag service center natin. So, ang service center natin, nationwide, ano? Yun, so, nationwide ng warranty. Oo, marami. Sa, karaniwan sa City Life Telecom Center. Mm-hmm. Sa NCR, meron sa Green Hills, Dira Mall, Antipolo, dalawa sa Antipolo, isa sa Bicutan, Fairview, Farmers Cubao, SM City North, SM Cubao, SM City Manila, SM Marikina, halos lahat ng SM, ano? Sa NCR, nandun siya. Meron din siya sa Region 1, Lawag, Ilocos Norte, Tagupan, sa Region 3, tatlo, Malolgapo City, Kapalit, Pampanga, Bulacan. Region 4, ay tatlo rin, SM Bacoor, Batangas City, Lucena, sa Region 6, apat, SM Cebu, Ayala Mall Cebu, Iloilo, dalawa sa Iloilo. Region 10, isa sa Cagayan de Oro at Region 13, Surigao City. So, makakaasa tayo ng ano no, ng siguradong support pag kami problema tayo. Pero so far wala naman tayo sa mga testing natin, wala naman tayo na encounter ng problema. Merong ilan siguro tayong hindi naman maiiwasan 'yon ano. Yes, pero definitely kaya naman 'yan solve ng ating technical service center. Wala tayong service center dito sa V-Mobile pero sa mga malls na kasi nakalagay na dun sa... Nasa loob ng ano, list ng service centers. Dito mo yan. So, may warranty card din. Oo. Ito yung warranty card. Ito yung user guide. Ito yung hindi binabasa ng mga tao eh. Ito pang user guide na ito. Ito yung hindi nyo binabasa. Ito na siya, ano, sa loob. Earphone. Ito yung earphones. Ito tapos yung... pang-convert dun sa... Micro USB. Micro USB. At ito ay... para hindi na kayo bibili. 100 din kaya ito sa labas. Dalawang klase. May, ano, may short it, and may long. Actually, ito mo ikakabit yung ano, smart bro. Stick. Ah, okay. Dito. Tapos ito yung pagkakabit mo siya sa laptop. Oh, yeah. Kasi ito yung ano eh. Tapos meron din charger yan. Kaso yung charger pasaksak sa wall. And saan daw ito gawa, sir? Gawa yan sa Pilipinas. Ayun, Pinoy Bride. Hindi lang... Nalala, baka China daw. Hindi, gawa siya sa Pilipinas. Pero ang board niya ay kinuha sa Korea at merong ilang parts na galing sa Taiwan. Ang ganda pala dahil Pinoy Bride. Oo, napromota natin yung product natin. Ang opisina niya, ang paggawa niya sa Libis. So, hindi naman nabibili ito sa labas, eh, di ba, sir? Hindi. Nakukuha na siya, sabi ko nga kanina, sa retention program ng Smart Bro. Pero, hindi lang sa Smart Bro lumalabas, maski kay V-Mobile, makukuha na siya. So, parang pwede natin sabihin na exclusive talagang V-Mobile tab natin. Yung iba na, ano, yung iba na nakakuha ng ganito sa kanilang Smart Bro retention program, binibenta na lang ng 8,000. Pero lumalabas para sa second hand na. No? Kasi nakuha na nila yun, tapos binibenta na nila. Merong iba naman na nagamit na yung ganito nila, binibenta nila ng 6,000 to 7,000. So second hand yun. Pero sa atin, binibenta natin ng brand new. So pag pwede rin ito sir, kanyari, gusto nila ito lang. Pwede rin, di ba sir? Ah, pwede nila. Meron din tayong QT package nito. At meron din tayong basic tablet plus activation kit. Yun. Pero as of now, ang magiging available yung MyLife Pro tablet plus kit mo kit. Doon na siya available. Pwede rin tayo makabili pa. Oo. Para yung mga na existing
members na gusto mo. Maganda rin ito, sir, talaga yung kung nandito na yung mga presentation. Ang presyo niya, kung kasama ng kit ay 6498. Kasama nung active nung QP kit or activation basic tablet class activation kit. Gano'ng kataas yung QP nito, sir? Around 58 days ata. 58 days. Tapos 100 pesos. 100 pesos ang product patron range points. Ayun, maganda, no? Kasi mo, kada bilin ng TP mo, may 100 ka agad. Di ba? Tapos magagamit na, magpe-present siya ulit. Tapos magkakaroon siya ulit ng pay-in. Pwede rin dito yung PowerPoint, brother? Oo, pwede yan. Hindi pa lang namin na-load kanina dahil nga sa nasa meeting yung marketing. Pero definitely pwede yan kasi meron siyang application na pang-office. Ang tawag yata nila doon ay Kingsoft. Sorry, Kingsoft ang kayang mag-play ng PowerPoint. So sir, after nga, ano pa yung mga future plans nyo sa B-Mobile natin? Umumpisa natin sa tab. Actually, yun ang napansin namin sa lately. No? Effective kay B-Mobile nung mag-carry ng mga technology-based products. Kaya definitely, we'll be coming up with a lot of technology products. And probably yung insurance products. Kasi yung insurance products, we can deliver it via SMS, via website. Hindi natin kailangan bitbitin. Alam mo naman tayo sa B-Mobile, hindi tayo mahilig dun sa pagbibit. Meron tayong ilang mga wellness products, pero pang-patagdag lang naman yun para dun sa mga nagahanap ng mga ganung produkto. Pero nakikita namin, B-Mobile is an effective avenue for technology-based products. So, yun ang plan natin. Sisimulan natin dito. Actually, sinimulan natin ng mga nakaraan by distributing broadband sticks and packet Wi-Fi. So, mukhang naubos agad natin. Kaya, sa totoo lang, yung pressure na ang daling maubos ng mga produkto. Kaya kami napilitang humahanap ng tablet. Tama naman itong partner namin. Dati rin naman namin itong kausap. Pero ngayon, iba kasi na yung tablet na introduce nila. Ang 8-inch tablet, dati 7 inches lang eh. At yun yung common na na binibenta sa labas ngayon at the price of 8,000 or a little less. 7 inches lang. Ito, 8 inches. I forgot to mention, ang gamit niya screen ay IPS. Kung ang gamit ni iPhone na screen, yun ang gamit nito. Kaya maganda klase. Ang camera niya ay dalawa, no? Hindi katulad ng iba na isa lang ang camera. Ito, merong front at back. Yung front niya, VGA resolution, ito 2 megapixels yung ipod. Hindi mo naman kailangan ng malaking megapixels kasi yun ang pagkakamali ng karamihan ng tao. Akala nila mas malaking megapixels, mas okay. Pero hindi nila, mas malaking megapixels, mas malaking kinakaing space. At hindi mo naman kailangan, kung magpuproduce ka na, magpiprint ka ng billboard size na print out, yun, baka kailangan mo ng 20 megapixels. Pero kung Facebook. Pero kung pictures lang, pipick mo lang sa band paper o sa mga photo paper na 4R, 3R, ideal, okay na yung 2 megapixels. So, yun ang bago natin. FabTab Leo, ang partner natin dyan, Lifeway. Bakit FabTab? Ferdinand Alan Bengo. Legend lang. Lifeway. My God. Talagang matutugma lahat eh. So sir, baka may mga gusto kayong sabihin sa mga OFW natin, lalo na yung nasa province, yung mga technopreneurs natin. Sige. Doon sa aming mga members at mga potential members sa ibang bansa at sa mga provinces, maraming salamat po at na-encourage ko kayo na patuloy na manood ng Teach Me How to Do B, programa nila Ramil at nila Hazeline Go. Maraming natutulungan itong programa ito. At makakasalan kayo sa side naman ng B-Mobile Technologies, patuloy kaming gagawa ng mga innovations. Yun naman talaga tayo rin naman talaga nagpasimula ng lahat ng innovations. Na tayo lang naman yung ginagaya ng karamihan ng kumpanya. So patuloy pa rin natin gagawin yun, magpuproduce tayo ng mga produkto at mga serbisyo na hindi lang magbibigay sa inyo ng income, kundi mag-e-empower sa mga Pilipino hanggat maaari. At kung meron man tayo mga partners ng mga taga-ibang bansa, ng mga foreigners, pero ang priority natin, i-empower ang mga kapwa natin Pilipino. So, patuloy niyo pong supportahan ang B-Mobile Technology.
Thank you for your time, sir. Sir, thank you. Winner natin ito. Go!